Ano ang tuberculosis o TB? Ito ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa baga, ngunit maaari rin sa ibang bahagi ng katawan tulad ng buto, balat, utak, bato, at atay. Sa Pilipinas, tinatayang mahigit sa 100,000 kada taon ang may bagong kaso ng TB at 6 sa mga ito ang namamatay araw-araw. Kahit sino ay maaaring tamaan ng sakit na ito. Bata man o matanda, mataba man o payat, mga estudyante, trabahador, at iba pa. Ang TB ay nakamamatay, pero nagagamot naman ito at naaagapan. Ano ang sanhi ng TB? Ito ay dulot ng mikrobyong Mycobacterium tuberculosis o TB bacilli. Hindi ito sanhi ng paninigarilyo at ibang bisyo, sobrang pagod at trabaho, pagpapaulan, pagtulog sa sementong sahig, at hindi rin ito maaring mamana. Paano nakakahawa ang tuberculosis? Kapag ang isang tao ay nakalanghap ng mikrobyo galing sa isang may TB na umubo, umahing, o dumura. Ito ay hindi nakakahawa sa pamamagitan ng paggamit ng mga kubyertos at baso ng isang taong may TB, paggamit ng maruruming damit na gamit ng may TB, pagkamana, pakikipagkamay, pakikipaghalikan, o pakikipagtalik. Ang mga tao na may mahinang resistensya ng katawan tulad ng may mga diabetes, HIV, cancer, pati mga bata ay nanganganib na mahawa sa TB. Ano-ano ang mga sintomas ng tuberculosis? Pag-ubo ng mahigit sa 2 linggo. Meron man o wala na mga sumusunod, lagnat na karaniwan sa hapon o gabi, hindi maipaliwanag na pagpayat, pananakit ng dibdib at likod, panghihina o madaling pagkapagod, pagpapawis sa gabi, pagkahingal o hirap na paghinga, kawalan ng gana sa pagkain, o plemang may dugo. Kailan dapat magpasuri? Kapag inuubo na ng 2 linggo o mahigit, pumunta agad sa pinakamalapit na health center o ospital upang magpagamot agad. Paano sinusuri ang TB? Ang plema ng pasyente na maaring may MTB ay sinusuri sa pamamagitan ng Direct Sputum Smear Microscopy o DSSM. Nagbibigay ito ng tiyak na pagsusuri ng aktibong TB. Ginagamit rin ito upang masubaybayan ang progreso ng gamutan at kumpirmahin ang paggaling sa dulo ng paggagamot ng isang pasyenteng may TB. TB culture. Dito ay tinitignan ang plema gamit ang microscope upang makita ang katangian ng NTB. Gene expert. Ang gene expert ay isang makina na nagsusuri ng plema upang malaman ang positibo sa MTB at ang resistant sa rifampicin. Ang resulta nito ay malalaman sa loob lamang ng 2 oras. Ang PPD ay isang skin test na karaniwang isinasagawa sa mga bata upang malaman kung sila ay positibo sa TB. Ang chest X-ray ay kailangan upang malaman ang anumang diferensya sa baga. Paano ginagamot ang TB? Una, pumunta sa pinakamalapit na TB Dot Center para sa nararapat na kagamutan. Kinakailangan uminom ng gamot araw-araw sapagkat kapag tumigil sa pag-inom ng gamot, maaaring lumakas ang Mycobacterium tuberculosis at maging mahirap na itong gamutin. Ang treatment partner ay isang kaagapay sa gamutan. Tumutulong sila na mapanigurado ang pag-inom ng gamot sa araw-araw. Depende sa uri ng TB at tagal ng gamutan at bilang ng mga kinakailangan ng gamot. Kapag drug-sensitive tuberculosis o tinatawag nating DSTB, ang gamutan ay tumatagal lamang ng 6 buwan. Ngunit kapag ito ay drug-resistant tuberculosis o DRTB, maaaring tumagal ang gamutan ng 18 hanggang 24 na buwan.
Ang DRTB ay ang mas malala at nakakamatay na TB. Maaaring magkaroon ng kakaibang reaksyon ang ating katawan sa pag-inom ng gamot para sa TB. Ang pinakakaraniwang side effect ay ang pamumula ng ihi. Kung sakali mang makaranas ng anumang side effect, kumonsulta sa pinakamalapit na health center. Paano naiiwasan ang TB? Mahalagang magkaroon ng malusog na pangangatawan sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansyang pagkain at pag-ehersisyo araw-araw. Umubo at bumahing gamit ang panyo at tissue. Magtakip ng ilong at bibig kapag may umuubo o bumabahing malapit sa iyo. Ugaliing nasa tamang lugar at paraan ng pagdura. Huwag dumura sa kalsada o lupa. Gumamit ng tissue o papel at itapon ito sa basurahan. Bigyang halaga ang paghuhugas kamay matapos umubo o bumahing. Okay lang na gamitin ang manggas o loob ng damit kapag umubo o bumahing kung walang panyo o tissue. Pabakunahan ng BCG ang mga sanggol. Siguraduhin maayos ang bentilasyon ng kabahayan. Kumain ng masustansyang pagkain upang lumakas ang resistensya. Kung mayroon sa pamilya na may sakit na TB, lahat ng kasama niya sa bahay ay dapat magpasuri rin. Ito ay upang malaman kung ang ibang miyembro ng pamilya ay positibo rin sa TB. Ang maagang pagsisimula ng gamutan ay nagbibigay ng mabuting kalabasan. Sa kabuuan, ang TB ay nakamamatay pero nagagamot at naaagapan. Libre ang pagsusuri at gamutan sa TB. Pumunta lamang sa inyong pinakamalapit na TB dot center upang magpasuri at magpagamot. Ang kailangan lamang ay ang inyong dedikasyon sa pagpapatuloy ng gamutan. Hindi mabuti ang tumigil o paputol-putol na gamutan dahil ang mikrobyo na nagdudulot ng TB ay nagiging resistant sa mga gamot. Maaaring hindi na gumaling at mamatay ang may TB. Huwag maihiyang lumapit at magtanong sa ating mga barangay health workers, nurse, doktor tungkol sa TB. Ito ang mga lugar sa Cavite na mayroong TB dot center na maaari ninyong bisitahin. Maraming salamat!